こんにちは、みなさん。お元気ですか？Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano sabihin ang gusto kong gumawa nito, gusto kong gumawa niyan gamit ang verb conjugation na tai. At paano sabihin ang ayokong gawin yan, ayokong gawin nito gamit ang conjugation na takunai. Yoroshii desu ka? Hajime mashou! Sa leksyong ito, ating tutukan paano sabihin ang gusto kong gawin. Halimbawa, gusto kong kumain. Sa Nihongo, tabetai. Tabetai. Ang formula na gagamitin ay ang conjunctive form ng verb at kabitan ng tai. Tabetai, gustong kumain. Ang kabaliktaran naman ito ay ayokong kumain o di ko gustong kumain ay ang conjunctive form ng verb at kabitan ng takunai. Ang tai ay gawing takunai. Halimbawa, ayokong kumain. Tabetakunai. Tabetakunai. Grammatically, ang tabetai at tabetakunai ay parehong verbs at pareho ring e-adjectives. Kung natatandaan mo ang ating 10 basic verb conjugations table, ang conjugation na ating gagamitin sa leksyong ito ay ang conjunctive form ng verb. Paano ba pinuporma ang conjunctive form? Pag alam mo ang mas form ng verb, ilaglag lang ang mas at ang matitira ay ang conjunctive form. Ehemplo, tabemas o kakain. Ilaglag ang mas at ang matira ay tabe na siyang conjunctive form. Ang yomimas o babasa, ang conjunctive form nito ay yomi. At ang tsukaimas o gagamit, ang conjunctive form ay tsukai. Pero pag di mo alam ang mas form, dito tayo magsisimula sa mga dictionary form o root form ng mga verbs. May tatlong kategorya ng mga Japanese verbs. Ang category 1 o mga root dropping verbs ay tinalakay natin sa leksyon 26. Ang mga category 2 o last hiragana changing verbs na tinalakay natin sa leksyon 27 hanggang 29. At ang mga category 3 o mga irregular verbs na tinalakay natin sa leksyon 30. Pag category 1 o root dropping verb, ilaglag lang ang root ending ng verb at conjunctive form na ang matitira. Halimbawa, taberu o kakain. Ilaglag ang root at ang matira na tabe ay ang conjunctive form. Kung category 2 o last hiragana changing verb naman, ang katapusang hiragana ng verb ay gawing I series. Meron tayong siyam na klase ng mga category 2 at ito ang kanilang mga hiragana endings. Kugusu, bumunu, rutsu, at saka u. Pagporma ng conjunctive form, ang mga ito ay gawing I series. Kigishi, bimini, richi, at saka i. Basta category 2, ang ending ay gawing I series. Sa limang pinakakumun na irregular verbs, ang suru o gagawa ay magiging shikata. Shikata o paraan o estilo ng paggawa. Ang kuru o darating ay magiging kikata. Kikata na ibig sabihin paraan o estilo ng pagdating. At ang iku o pupunta ay magiging ikikata. Ikikata na ibig sabihin paraan o estilo ng pagpunta. Ang aru at da ay hindi nagagamit sa kata na conjugation. Ngayon, dahil ang tai at takunai ay grammatically mga verbs at e-adjectives, anuman yung gusto o ayaw mong gawin ay kukuha ng particle na wo kung tinuturing mo na verb ang tai at takunai. At pwede rin kumuha ng subject particle na ga kung ang tingin mo sa tai at takunai ay bilang mga e-adjectives. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo. Ang verb na kakain ay taberu. Isa itong category 1 o root dropping verb. Ilaglag natin ang root para maporma ang conjunctive form, tabe, tapos ikabit natin ang tai, tabetai, tabetai. Gustong kumain. Ating sentence, gusto kong kumain ng sushi. Sa Nihongo,
watashi wa sushi wo tabetai desu. O kaya, watashi wa sushi ga tabetai desu. Ang sushi ay pwedeng kumuha ng direct object particle na wo o kaya subject particle na ga. Ang watashi wa ay optional. Pwede nang hindi sasabihin dahil ito ang default. Pag di sinasabi, ang tinutukoy ng nagsasabi ay ang kanyang sarili. Ngayon, gagamitin natin ang takunai. Sa conjunctive form na tabe, ikabit natin ang takunai at poporma tayo ng tabe takunai. Tabe takunai, ayokong kumain. Ating sentence, ayokong kumain ng sushi o di ko gustong kumain ng sushi. Sa Nihongo, watashi wa sushi wo tabe takunai desu. O kaya, watashi wa sushi ga tabe takunai desu. Optional pa rin ang watashi wa. Minsan, marinig mo ang tabetaku arimasen. Watashi wa sushi ga o sushi wo tabetaku arimasen. Ang tabetaku arimasen ay ang formal form ng tabetakunai. Pag tabetaku arimasen ang gagamitin, di mo na kailangan ang des dahil full formal conjugation na ang tabetaku arimasen. Ngayon, konting paalala lang, ang tai at takunai ay ginagamit lamang para sa sarili at hindi para sa ibang tao. Dahil ang mga Hapon, ayaw nilang magpalagay na alam nila ang anong gusto at di gusto ng ibang tao. Okay lang na gumamit ng tai o takunai kung tinatanong mo ang ibang tao kung ano ang gusto o di nila gustong gawin dahil katanungan ito. At huwag din gumamit ng tai o takunai sa mga imbitasyon dahil bastos pakinggan sa kulturang Hapon, parang desperado ang iyong tinatanong. Pag mag-imbita, gamitin ang masenka na conjugation na ating tinalakay sa leksyon 34. Para sa ibang tao, kung ano ang gusto at di nila gustong gawin, ito ang ating pwedeng gawin. Ang una ay gagamit tayo ng verb suffix na tagaru. Ang tagaru ay ikabit sa conjunctive form ng verb at poporma tayo ng bagong verb. Ang tagaru na verb ay isang category 2 at i-conjugate mo rin bilang isang category 2 verb. Ibig sabihin ng tagaru ay parang gustong gumawa. Pag-alinlangan na parang gusto. At ang negatibo nito ay tagaranai, parang hindi gusto. Ang pangalawang choice ay kabitan natin ang tai o takunai ng to omoimasu, na ibig sabihin sa tingin ko, gusto niyang gawin o kaya di niya gustong gawin. Ang pangatlong choice ay kabitan ang tai o takunai ng to itteimashita, quotation nito, to itteimashita, na ibig sabihin sabi nila na gusto nilang gawin. O sabi nila na ayaw nilang gawin. At meron pang ibang choices kagaya ng pagkabit ng ibang modalities katulad ng soda, noda, rashi, o tsaka mitai. Tatalakayin natin ito pagdating ng leksyon 87 ang soda na tungkol sa hearsay o chismis. At leksyon 88, rashi at tsaka mitai na tungkol sa tansya-tansya. Pero sa leksyong ito, tutukan lang natin ang unang tatlo, ang tagaru, to omoimasu at to itteimashita. Ngayon, gagamitin natin ang tagaru. Halimbawa, sa tingin mo, gusto ni Mayumi na kumain ng sushi, kaya sasabihin mo, Mayumi-san wa sushi wo tabetagatteimasu. Mayumi-san wa sushi wo tabetagatteimasu. Gagamitin natin ang progressive tense, tabetagatteiru o tabetagatteimasu sa formal, dahil nagpapatuloy ang pagnanais ni Mayumi na kumain ng sushi. Pag gagamit tayo ng tagaru, verb na ito, hindi na adjective, kaya ang particle na gagamitin para sa sushi ay ang direct object particle na wo at hindi na ga. Mayumi-san wa sushi wo tabetagatteimasu. Gamit ang pangalawang option, ang to omoimasu. Pwede rin nating sabihin, Mayumi-san wa sushi wo tabetai to omoimasu. O kaya, Mayumi-san wa sushi ga tabetai to omoimasu.
pagkabit ng too mo'y mas, sinasabi natin ang ating opinion lamang sa tingin ko lang. Sa pag-iisip ko lang, parang si Mayumi ay gustong kumain ng sushi. Mayumi sangwa, sushi o tabetai to omoimas. O kaya, Mayumi sangwa, sushi ga tabetai to omoimas. At ito yung pangatlong option, sabi ni Mayumi na gusto niyang kumain ng sushi. Mayumi sangwa, sushi o tabetai to itte imashita. O kaya, Mayumi sangwa, sushi ga tabetai to itte imashita. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo gamit ang isang category 2 verb. Ang ating verb ay iinom o nomu. Ang conjunctive form nito ay nomi. Ikabit natin ang tai sa nomi at puporma tayo ng nomitai. Nomitai o gustong uminom. Gusto kong uminom ng plum wine o umeshu. Umeshu o nomitai desu. O kaya, umeshi ga nomitai desu. At ang kabaliktaran, ayokong uminom. Ikabit natin ang takunai sa nomi. Nomitakunai. Nomitakunai. Ayokong uminom o di ko gustong uminom. Ayokong uminom ng beer. Beer wo nomitakunai desu. O kaya, beer ga nomitakunai desu. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang tai at takunai ay grammatically mga e-adjectives. Kaya, nakoconjugate sila sa negative at sa past tense kagaya ng pangkaraniwang e-adjectives. At tinalakay na natin kung paano ito gawin sa nakaraang leksyon 15. Halimbawa, ang verb na nomu o iinom, gustong uminom, nomitai. Nomitai. Di gustong uminom, nomitakunai. Nomitakunai. Gustong uminom noon, past tense ito, nomitakatta. Nomitakatta. Di gusto uminom noon, past tense din, negative, nomitakunakatta. Nomitakunakatta. Bawat verb na kabitan ng tai ay nakoconjugate sa apat kagaya ng ehemplo dito. Titingin tayo ng mga halimbawa kung saan ginagamit natin ito sa loob ng sentence. Gusto kong uminom ng plum wine o umeshu kahapon. Past tense ito. Kino umeshu wo nomitakatta desu. O kaya, kino umeshu ga nomitakatta desu. Ayokong uminom ng beer sa party. Tapos na ang party. Kaya past tense ang sentence. Party de beer wo nomitakunakatta desu. O kaya, party de beer ga nomitakunakatta desu. Titingin pa tayo ng mga ehemplo gamit ang ibang category 2 verb, ang tsukau o gagamit. Ang conjunctive form ng tsukau ay tsukai. I-conjugate muna natin ito sa apat bilang isang e-adjective. Tsukaitai. Tsukaitai. Gustong gumamit. Tsukaitakunai. Tsukaitakunai. Di gusto o ayokong gumamit. Tsukaitakatta. Tsukaitakatta. Gustong gumamit noon. Past tense. Tsukaitakunakatta. Tsukaitakunakatta. Di gustong gumamit noon. Past tense. Ngayon, gagamitin natin sa loob ng mga sentences. Gusto mo bang gumamit ng silya? Sa Nihongo, isu wo tsukaitai desu ka? O kaya, isu ga tsukaitai desu ka? Ayokong gumamit ng computer. O, di ko gustong gumamit ng computer. Computer wo tsukaitakunai desu. O kaya, computer ga tsukaitakunai desu. Ngayon, past tense naman. Gusto kong gamitin ang kotse sa nakaraang linggo. Senshu, kuruma wo tsukaitakatta desu. O kaya, senshu, kuruma ga tsukaitakatta desu. Ngayon, past tense negative naman. Ayokong gumamit ng telepono. O kaya, di ko gustong gamitin ang telepono noon. Dengwa wo tsukaitakunakatta desu. O kaya, dengwa ga
使いたくなかったです。Titingin tayo ng isang category 3 verb, ang verb na gagawa o suru. Ang conjunctive form nito ay shi. Ang suru ay nakokombina sa mga nouns upang bumuo ng mga compound verbs. Marami ito sa salitang Hapon. Tingnan natin ang benkyo suru o mag-aaral. Conjunctive form nito ay benkyo shi. Ating sentence ay watashi wa nihongo benkyo naninani desu. I-fill in the blanks lang natin. Papalitan natin ang blank ng iba't ibang conjugation ng benkyo suru. Una ang shitai. Watashi wa nihongo benkyo shitai desu. Gusto kong mag-aral ng nihongo. Negatibo naman. Watashi wa nihongo benkyo shitakunai desu. Ayokong mag-aral ng nihongo. Past tense, watashi wa nihongo benkyo shitakatta desu. Gusto kong mag-aral ng nihongo noon. Past tense. Negatibo naman, past tense, watashi wa nihongo benkyo shitakunakatta desu. Ayaw kong mag-aral ng nihongo noon. Past tense. Ngayon, titingin tayo ng mga iba't ibang napaka-common na verbs sa lahat ng kategorya. Gagamitin ko sila bilang verbs, kaya sa aking mga sentences na ehemplo, marinig nyong gagamit ako ng direct object particle na wo. At i-conjugate ko lang sa tai at saka sa takunai. Huwag na muna mga past tense. Pero tandaan na pwede mo rin silang i-conjugate sa past tense, takatta at takunakatta. Okay, start tayo. Ang miru ay titingin. Ang gustong tumingin ay mitai. Gusto kong manood ng sine. Eiga o mitai desu. Eiga o mitai desu. Ang osheru ay magtuturo. Gusto kong magturo. Oshietai. Gusto kong magturo ng Nihongo. Nihongo o oshietai desu. Nihongo o oshietai desu. Ang neru ay matutulog. Ang gustong matulog ay netai. Dahil pagod ako, gusto kong matulog. Tsukareta kara netai desu. Tsukareta kara netai desu. Ang yaseru ay magpapapayat. Ang gustong magpapapayat ay yasetai. Gusto kong pumayat pa ng konti. Moskoshi yasetai desu. Moskoshi yasetai desu. Ang maglalakad ay aruku. Ang gustong maglakad ay arukitai. Ayokong maglakad ng naka-high heels. High heel de arukitakunai desu. High heel de arukitakunai desu. Ang magtatanong o makikinig ay kiku. Ang gustong magtanong o gustong makinig ay kikitai. Gusto kong makinig ng music. Ongaku o kikitai desu. Ongaku o kikitai desu. Ang maglalangoy ay oyogu. Ang gustong lumangoy ay oyogitai. Gusto kong lumangoy sa dagat. Umi o oyogitai desu. Umi o oyogitai desu. Ang magmamadali ay isogu. Ang gustong magmamadali ay isogitai. Late na ako, gusto kong magmamadali. Mo osoi desu kara isogitai desu. Mo osoi desu kara isogitai desu. Ang magsasalita o magkukwento ay hanasu. Ang gustong magkukwento o magsasalita ay hanashitai. Ayokong makipag-usap sa iyo. Watashi wa anata to hanashitakunai desu. Watashi wa anata to hanashitakunai desu. Ang magsasauli ng bagay ay kaesu. Ang gustong magsauli ay kaishitai. Gusto kong isauli ang libro. Hon o kaishitai desu. Hon o kaishitai desu. Ang maglalaro ay asobu. At ang gustong maglaro ay asobitai. Gusto kong makipaglaro sa kaibigan.
Tomodachi to asobitai desu. Tomodachi to asobitai desu. Ang pipili ay erabu at ang gustong pumili ay erabitai. Aling necktie ang gusto mong pipiliin? Donna necktie wo erabitai desu ka? Donna necktie wo erabitai desu ka? Ang titira sa isang lugar ay sumu. At ang gustong tumira sa isang lugar ay sumitai. Gusto kong tumira sa Japan. Nihon ni sumitai desu. Nihon ni sumitai desu. Ang magbabasa ay yomu. At ang gustong magbasa ay yomitai. Gusto kong magbasa ng nobela. Shosetsu wo yomitai desu. Shosetsu wo yomitai desu. Isa lang ang verb sa buong Japanese language na nagtatapos ng nu at ito ang mamamatay o shinu. Gusto kong mamatay, shinitai. Ating sentence, ayoko pang mamatay. Watashi wa mada shinitakunai desu. Watashi wa mada shinitakunai desu. Ang gagawa ay tsukuru at ang gustong gumawa ay tsukuritai. Gusto kong gumawa ng cake. Keiki wo tsukuritai desu. Keiki wo tsukuritai desu. Ang sasakay ay noru at ang gustong sumakay ay noritai. Gusto kong sumakay ng kabayo. Uma ni noritai desu. Uma ni noritai desu. Ang maghihintay ay matsu at ang gustong maghintay ay machitai. Ayoko maghihintay sa iyo. Kimi wo machitakunai desu. Kimi wo machitakunai desu. Ang mananalo ay katsu at ang gustong mananalo ay kachitai. Gusto kong manalo sa labanan. Shiai ni kachitai desu. Shiai ni kachitai desu. Ang makipagkita ay au at ang gustong makipagkita ay aitai. Gusto kong makipagkita sa iyo. Kimi ni aitai desu. Kimi ni aitai desu. Ang bibili ay kau at ang gustong bumili ay kaitai. Gusto kong bumili ng kotse. Kuruma wo kaitai desu. Kuruma wo kaitai desu. Sa Category 3 verbs naman tayo. Ang pupunta ay iku at ang gustong pumunta ay ikitai. Gusto kong pumunta sa eskwelahan. Gakko ni ikitai desu. Gakko ni ikitai desu. Ang darating o pupunta dito ay kuru at ang gustong pumunta dito ay kitai. Ayokong pumunta rito. Koko ni kitakunai desu. Koko ni kitakunai desu. Ang mag-aasawa ay kekkon suru at ang gustong mag-asawa ay kekkon shitai. Gusto kong magpakasal sa isang magandang babae. Kirei na onna to kekkon shitai desu. Kirei na onna to kekkon shitai desu. Ang babyahe ay ryoko suru at ang gustong bumiyahe ay ryoko shitai. Gusto kong bumiyahe sa buong mundo. Sekai jiu wo ryoko shitai desu. Sekai jiu wo ryoko shitai desu. Susumahin natin ang leksyong ito. Natutunan natin paano magpapahiwatig ng gusto kong gawin ito at ayokong gawin yan. Halimbawa, gusto kong kumain. Tabetai. Ayokong kumain. Tabetakunai. Ang formula na ating gagamitin ay ang conjunctive form ng verb at ikabit ang tai pag gusto mong gawin at saka takunai pag ayaw mong gawin. Grammatically, ang tai at takunai ay parehong verb at pareho ding i-adjective. Dahil i-adjective, pwedeng makonjugate sa negativo at sa past tense. Ang tai ay gustong gawin. Takunai, ayaw gawin. Ang past tense ng tai ay takatta. Takatta, gustong gawin noon. At ang past tense ng takunai ay takunakatta. Takunakatta, ayaw kong gawin noon.
Ang tai at takunay ay ginagamit lamang para sa ating mga sarili. Pwede rin itong gamitin para sa ibang tao tuwing nagtatanong ka. Tuwing nagtatanong ka lang, hindi pwedeng gamitin para pagpapahiwatig kung anong gustong gawin o di gustong gawin ng ibang tao. Para nito, pag sa ibang tao, pwede tayong gumamit ng suffix na tagaru. Ikabit mo ang tagaru sa conjunctive form ng verb at poporma ng panibagong verb. Kadalasan ang tagaru ay ginagamit sa progressive form o te-iru form dahil ang pagnanais sa isang ongoing action. Nagpapatuloy kaya tagat-te-iru. Ibig sabihin ng tagat-te-iru ay parang gusto niyang gawin ng action. Pwede ka rin gumamit ng tai o takunay para sa ibang tao pero kakabitan ang sentence ng to omoimasu na ibig sabihin sa tingin ko lang, sa akala ko lang. O kaya kabitan mo ng to itteimashita na ibig sabihin ay sabi nila na gusto nilang gawin ng action. Ang susi upang ikaw ay magiging fluent sa Nihongo ay ang pagpapalawak ng iyong kaalaman ng mga Japanese verbs. Nire-recommenda ko itong librong ito na pwede mong orderin sa halimbawa Amazon sa online bookstore. Ang Tuttle's The Complete Japanese Verb Guide. Sa loob ng librong ito ay may mga 400 na mga Japanese verbs at mahigit na 200 na mga compound verbs gamit ang suru. Pag ma-memorya mo lahat ng mga verbs sa librong ito, pwede ka nang magiging fluent. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Dewa, otsukare sama. Gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni, gambatte kudasai. Ja, mata ne!